Maaga po akong gumising sa dagupan para maglakbay papunta sa Navaysiha at meron po akong pasalubong sa inyo. Narito po sa ating harapan ay ang damit ng mahal na Birhen ng Manaoag na ginamit ng Birhen sa Basilika sa Manaoag. At pasalubong at handog na po at iiwanan ko na sa inyo tanda ng ating pagkakaisa sa pananampalataya at pagmamahal sa Birhen. Ang pangalan po ng Birhen ay Birhen ng Manaoag. Sapagkat katulad ng paunang salita, siya ay nasa bayan ng Manaoag at ang Manaoag ay galing sa salitang tawag. May tumatawag doon sa bundok ng Manaoag, boses ng babae, pero hindi niya sinasabing hali kayo. Ang sinasabi niya ay tayo nang pumunta sa aking anak. Hindi niya niyayaya ang tao papunta sa kanya sapagkat alam niya na siya ay tulay lamang patungo sa Diyos. Papaliwanag ko po yung ilang characteristics, katangian ng imahe ng Manaoag. Una po sa taas ay ang kanyang korona. Kapag tiningnan po ninyo yung ulo, ay halos ganito lamang kalaki. Subalit kapag tiningnan yung korona, ay napakalaki. Bakit po ganon? Sapagkat ang korona ng Manaoag, ng Birhen, ay galing sa Diyos. Ang kanyang ulo ay tanda ng kanyang pagiging tao. Tayo pong lahat ay maliit. At kapag ihahambing natin, ang pagpapala ng Diyos na tinatanggap natin ay napakalaki. Mas malaki po yung korona kaysa sa ulo. Mas malaki po yung sinag kaysa sa ulo sapagkat sinasabi na mas malaki ang biyaya ng Diyos kaysa sa kakayahan ng tao. The goodness of the Lord goes beyond our human size. Because if you would understand how much God loves you, you would die. Because your mind, your head is too small to understand the mystery of God's love for you. At yon ang una nating dapat tandaan. Tayong lahat, maaaring wala tayong koronang ginto sa ating ulo, pero tayong lahat, meron tayong pagpapala na tinatanggap sa Diyos. At kung titingnan mo kung gaano kalaki yung pagpapalang tinatanggap natin sa Diyos, makikita rin natin na napakaliit. Katulad ng paliwanag ni San Agustin, habang siya ay nasa dalampasigan, paano maiintindihan ang misteryo ng Diyos? Para bagang gusto mong ilagay sa isang hukay ng buhangin ang lahat ng tubig ng dagat ng buong mundo. Hindi mo pwedeng pagkasyahin ang tubig ng dagat sa isang maliit na balon. Hindi mo rin kayang pagkasyahin ang biyaya ng Diyos sa isang maliit na tao. Maliit ang ulo ng Birhen, napakalaki ng kanyang korona, sapagkat napakalaki ng pagpapala na tinanggap niya mula sa Diyos. Kung kayo po ay mahusay mag-drawing, kung kayo po ay arkitekto, enhinyero, sukatin po ninyo yung ulo babagay sa katawan at makikita po ninyo na yung damit ay labis-labis, sobra-sobra para sa kanyang katawan. Ibig sabihin po, kung yung babae ay small, yung kanyang damit ay XXL. Bakit ganun? Sadya pong ganun. Bakit? Sapagkat malaki po at mahaba ang kapa ng mahal na Birhen ng Manaoag upang malayo ang marating ng kanyang kapa sapagkat yung mahabang damit ng Birhen ay alaala sa atin sa mga nasa laylayan ng ating simbahan. Mahaba yung kanyang laylayan para umabot sa mga nakakalimutan. Mahaba yung laylayan ng kanyang damit para makaabot sa mga nasa gilid-gilid. At yon ang dahilan ng mahabang damit. Hindi mahabang damit para pangkasal. Hindi mahabang damit para ipagmalaki.
Hindi mahabang damit para pabonggahan. Hindi. Mahaba ang kanyang damit upang sa kanyang pagdaan sa atin ay masama sa kanyang anino yung mga nasa gilid-gilid. Sapagkat maraming makakalapit sa kanya. Subalit, ang kanyang hinahanap ay yung hindi makalapit sa kanya. Yung mga walang kapangyarihang lumapit sa kanya. Kaya po, mahaba, extra large ang kanyang damit. Ito po ay paalaala sa atin na ang tunay na debosyon sa mahal na Birhen ay dapat na nagmamahal sa mga dukha. Sapagkat ang tunay na pagdedebosyon sa Birhen ay hindi sa pagdadamit ng ginto, kundi sa pagbibigay ng ginto sa mga dukha. Ang tunay na pagdedebosyon sa Birhen ay hindi sa pagsisindi ng kandila, kundi sa pagbibigay ng ilaw doon sa mga nasa kadiliman. Ang tunay na pagdedebosyon sa Birhen ay hindi pagbibigay ng bulaklak. Ang tunay na pagdedebosyon sa Birhen ay pagpapabango ng mabaho, pagpapabango ng basura na kinatatayuan ng ating mga dukhang kapatid. Yung bango ng bulaklak, yung ilaw ng kandila, yung ginto ng damit ay para sa dukha, hindi para sa Birhen. At kaya mahaba ang kanyang damit, yun ay para sa mga nasa laylayan. At noon pong Middle Ages, ang Birhen ay nilalagyan nga ng mahabang damit. At hindi lang po yun, na parang ginawang triangulo. Bakit po ganon ang hugis ng kanyang damit? Sapagkat nung unang panahon po, ang inilalagay sa ilalim, dun sa mga butas sa ilalim ng laylayan ng damit ng Birhen, ay hindi bulaklak, hindi rosas. Ang inilalagay po doon ay maliliit na imahe ng tao na sinasabing kinukupkop ng mahal na Birhen sa ilalim ng kanyang belo. Kaya mo paraming spaces doon sa ilalim sapagkat doon tinatago ng Birhen yung mga humihingi sa kanya ng tulong. Doon ipinagtatanggol ng Birhen ang lahat ng nananawagan sa kanya. Kaya meron siyang spaces doon sa ilalim. Doon tayo pwedeng magtago. Subukan niyong ipasok ang ulo ninyo sa ilalim ng laylayan ng imahe ng Manaoag. Papasok yung ulo natin. At yon ang tanda ng kanyang pangangalaga sa atin. Ang huli, ang Birhen ng Manaoag ay palaging may kalong na sanggol. At palagi pong nasa kaliwa. Sapagkat sa kaliwa ng katawan ay naroon ang puso. At sa puso ng Birhen, naroon palagi si Jesus. Ang ibig sabihin, ang pinakamalapit sa kanyang puso, ang katangi-tanging nag-aangkin ng kanyang puso, ay si Jesus lamang. Nagpakaliit-liit si Jesus upang madali natin siyang kalungin. Ang dakilang Diyos ay nagpakaliit-liit upang madali natin siyang mahalin. Ang dakilang Diyos ay nagpakaliit-liit, mas maliit pa kaysa sa atin, upang sabihin niya sa atin, huwag kayong matakot na yakapin ako. Kaya niyo ko. Ako na lumikha sa iyo. Kaya mo akong kalungin at huwag mo akong iwanan. Ibulong natin sa mahal na Birhen. Hindi na ho namin kayang sabihin sa inyong ilipat sa kabilang kamay si Jesus sapagkat si Jesus ay palaging sa inyong puso. Pero mahal na ina, apo, bakit? Meron pa naman kayong pangalawang kamay kahit sa inyong kanang kamay. Kalungin niyo na rin ako. Ang inyo pong kaliwang kamay para sa puso at para na yan sa Diyos. Meron pa kayong kanang kamay. Ako naman po ang kalungin ninyo, mahal na ina, sapagkat nangangailangan din ako
ng inyong pagmamahal. At kaya tayong kalungin ng kanyang kanang kamay. Tayong lahat, kaya niyang kalungin. At yun ang kanyang kaligayahan na ilapit tayo sa kanyang anak na si Jesus at idikit tayo sa kanyang dibdib at idikit tayo sa kanyang anak na si Jesus. Paalaga tayo sa mahal na Birhen. Meron pa siyang isang kamay at yung isang kamay na yon naghihintay na pakalong ka sa kanya. Amen.